Hello, ako si Ivan Felix Seradilla. Ito ang aking demo para sa Emotion Detection by Text, Image, and Video Works. So, simulan na natin. Una natin gagawin ay ang detect emotion detection in text. Nagawa ko na siya kanina. So, basically, this is my demo na lang. Burahin muna natin ito. Unang-una yung gagawin ay mag-install ng itong PySpark. Itong dalawa ito. Since na-install ko na siya, ipuput na lang natin ang code sa mismong collab natin. Ginamit nga pala natin dito ay ang research collab ng Google. So, i-paste na natin. Ayan. Kaya pala kapag mag-i-install kayo ng katulad nitong PySpark ay huwag kakalimutan ng exclamation mark sa umpisa. At checkin mo mabuti ang bawat code kung tama ba ang pagkakalagay. At dapat nakaalayin sila para hindi malito yung code mismo. Try natin siyang i-run. Medyo may katagalan na lang. Hintayin na lang natin. Ito ay ang emotion detection in text. So, itong I am so happy the news came out in this time for my birthday. This is the text that we're going to detect. Then this is our code. Set input call for text, send output call for documents, and so on. So, ito na. Lumabas na ang mismong code natin. Ang I'm so happy, the news came out in time for my birthday this week, and inner subject is nakalagay na joy. Ang na-detect niyang emotion sa una nating phrase ay joy. So, pangalawa naman ay sadness and fear and sadness, surprise, sadness, joy, and sadness. Ayan. Tama naman. So, ganito lang siya gawin para ma-detect ang emotion sa text using this kind of code. Pangalawa, gawin naman natin ang emotion detection via image, which is this. Ito ang mga gagamitin natin image. Ito pong sad 2. So, since nagawa ko na siya kanina, nakapag-install na ako, re-install na lang natin siya kanina. Burahin natin. Burahin natin and then and then paste. Naghalo yung dalawa. Let me copy paste na lang using my notes. Eto. Paste na natin siya. Na-install ko na naman itong leaf paste. Again, huwag niyong kakalimutan to exclamation mark na yan. Or shift 1. And sa paglalagay, sa pag-a-analyze ng isang image, huwag niyong kakalimutan yung pattern ng image na nilagay niyo. Dapat mag-upload kayo dito. Yan. Katulad na ito. Ang gamit ko ay sad 2. So, kinuha ko yung path niya, tapos pinaste ko na lang siya dito. And then, itry natin siya i-run. Tignan natin kung ano yung madedetect niya. Ayan. Ongoing pa rin siya. Tignan natin. Ang nadetect niya doon sa picture ay
dominant emotion, surprise, dominant gender, woman, and dominant race is white. Tingnan natin kung tama. Oh, try natin i-reinstall. Try natin i-lagay ulit itong path namin sa ito. Since baka nagkamali lang yung mismong app. Nga pala, huwag niyong kakalimutan ito. Itong process. Then itong backslash. Tingnan ulit natin. Ayan na. Kinakopy na siya ulit. Ito. Ayan. Ang nag-click niya ulit na emotion is surprise. Dominant gender niya is woman. And dominant race niya is white. Ayun ang pagkakadetect niya dito. Sa tingin niya, ito ay surprise. Pareho ko knows, di ba? Nakaka-little din naman ang kanyang expression since hindi kita ang kanyang mukha. At nakangiti ang kanyang lips. So, akala ng AI, ito ay surprise. Pero still, gumagana ang ating emotion detector. Nakita niya rin ang kanyang gender, race, at emotion. So, itry naman natin itong pangalawa. So, ayan. Try lang natin. Face ulit. Since na-install ko na naman kanina yung deep face. So, ilaran na lang natin siya ngayon. Yun ang ulit. Surprise, woman in white. So, kung gusto nyo ay try naman natin ibahin yung picture. Tigyan natin ang discuss. Copy pat lang natin and then try lang natin kung hit tigyan na sa ito. And then go. Tignan natin ang discuss. Ang kanyang dominant emotion is neutral, which is hindi pa kaya i-identify ng ating AI kung ano yung discuss, pero still, na-detect niya which is neutral. And na-detect na niya ang kanyang gender and ang kanyang race, which is white. That's X natin. Ito yung code niya is race analysis, dominant emotion, dominant gender, at dominant race. Again, don't forget na itong backslash at pag-copy ng path ng in-upload nyo mismo dito sa Collab Research Google. Ayan. Let's try naman sa pag-testing ng try naman natin sa pag-testing ng video, which is emotion detection in video works. Again, na-try ko na siya kanina at na-install ko na itong Per and PAP install pandas. Huwag niyo nakakalimutan itong ship 1. And dapat, kapag mag-code kayo is dapat may spacing. At tama ang kanyang pagkakalagay. Katulad niya itong negative emotion. Dapat magkakasunod yung plus sum, hindi mo siya pwedeng nakaganito. Kasi mag-error yan. Dapat magkasunod siya. Dito din, at makasunod siya. Kasi kapag lagyan natin yung spacing. Ayan. Hindi yan gagana, basta-basta kung ganyan, kasi hindi siya maririld ng mismo code. So, dapat nakasaayos yung coding mo mismo. May arrangement.
And again, lagay ko na rin dito ang video. Ayan. Ang test MP4. So, kapag yung open file natin, is din ito mang lalabas. Ayan. Ayan ang emotion detect natin. Na-upload ko na siya dito. Kung mag-upload kayo, is dyan lang. Katulad niya. Na-upload ko na siya mismo dito. And then, ayun. Copy pat mo lang. Tapos ilalagay mo lang siya mismo dito. At dito. At try natin. Tignan natin kung gagana. Ito na. At dahan-dahan niya na ang dinedetect. Wait lang tayo ng saglit ang oras. Malapan na natin ang result. So, ang finished product natin is the person is interested, which is this picture. Again, download natin para makita nyo. Ayan, interested siya dun sa nakikita niya sa mismo ko. Again, this is the motion detection in VideoWorks. So, ang mga katanungan natin is, how do these tools are able to help you in your workplace? O sa Tagalog, paano tayo matutulungan ng ganitong emosyon sa ating paaralan? Para sa akin, matutulungan tayo ng ganitong emotion detector sa pag-aaral at pag-iimpli sa mga historical book o kahit anong libro o teksto ngayon sa modern world. Ito din ay makakatulong sa atin para sa mga sumusunod na henerasyon at sa pag-usbang ng AI. At ating pangalawang katanungan ay, how do you think is the business value of detecting emotion in the workplace of school? Ang sagot ko dito ay, maaaring maging layunin ng emotion detection kung ito ay may lalagay sa isang AI para maiwasan ang pagsubisag cases at maagapan ang paglaganap ng anxiety sa mga tao, lalo na sa mga kabataan para sa kanilang guidance. Kung maaaring malagay natin ang emotion detector sa isang robot or AI na tumutulong sa inyo o tag-assist sa inyo sa computer or sa cellphone, maaari nating mabawasan ang paglaganap ng suicide dahil hindi naman natin maiiwasan ng paglaganap ng internet at iba't ibang natututunan ng mga bata. So, ito ay sobrang taas na business value kung sakaling magawa ito ng project sa future. And ayun, yun lang ang paggamit ng emotion detection text, image, and video works. Salamat sa pakikinig. Thank you.